Ang pagdatal ay panahon ng paghihintay at pagtitiwala. Ito rin ay panahon ng pagsisisi at pag-asam sa pagdating ng manunubos. Ang pagdiriwang ng Pasko ay mararanasan na ganap kung may pagsisisi at pagtitiwala. Ito ay nagsisimula sa sambahayan. Thank you.
Tayo po ay sandaling manalangin. Magandang umaga po aming Panginoon. Narito po kami ngayon sa iyong bahay dalanginan, nagkatipon upang magpuri at magpasalamat sa iyong walang hanggang kadakilaan. Nagpapasalamat po kami sa magandang araw na ito. Hinihiling po namin ang iyong presensya sa mga oras na ito. Naway dumaloy ang liwanag sa isip ng bawat isa sa amin, ang pagmamahal na nagmumula sa kaibuturan ng iyong puso ang siya nawang manahan sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Nawa po ay mabatid ng bawat isa ang inyong dakilang layunin. Kayo nawa po ang manguna at kumabay sa mga mangunguna sa pananambahang ito upang mangyari at manumbalik ang tunay na plano niyo dito sa mundo. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala, lihiman po ito o hayag. Ang lahat ng ito po ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay dumako sa ating pagbabalitaan. Inaanyayahan po ng mega fellowship, may mega fellowship po tayo sa December 5. Yung pong gaganapin po ito ng alas 3 dito sa McGill UCCP Social Hall. Inaanyayahan din po ang buong kapatiran sa pagdalon sa gagawin nating distrito dito sa Kalumpang UCCP sa December 6. 2014. Ito po ay Quezon District Quezon Fellowship, Christmas Fellowship. Nagpapaabot po ng pasasalamat ang sambahayan ng Daya Santayana sa mga nakiramay sa kanilang sa pagpanaw ng kaniginang kandida Daya Santayana. Siya po ay kapatid ng Hernani Quijano. Lay worker Hernani Quijano. Binabati po natin ang may kaarawan ngayong buwan ng December. Ang December 1 po ang Ginang Yoli Balmeo, Marilyn Ayala. December 2, Perlita Medina. Mark Lester San Miguel, Shaira Discocho. December 3, Marjorie Gonzalez, Estrella Kabutihan, Mark Anthony Evangelista, Nisa Evangelista, Melissa Lucila, at Maritza Uwabel. Sa December 5 naman po, ang Dr. Lloyd Bautista, Janice Lim. December 6, Ebenezer Gube, Sally Flores, Jenny Lista, Seth Kirby Maceda, Cheryl Clarinho. Mangyari pong batiin natin sila ng maligayang pa. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sinyo nawa ang ligayang tunay, mahimanawari lumawig ang maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buwan. Good morning! Maligayang Pistang Kabuhayan o Thanksgiving Service. Hello? Wala nasagot eh. Hi! Sabihin nyo nga, bad spirit away. No, kanina pa tayo eh, Sunday School, ngayon. Sino kayang hindi naligo? Ay lahat na eh, nagkakaproblema. Baka merong hindi diyan naligo, mamaya pag-uwi ay maligo. Biro lang po.
Atin pong patuloy na welcome ang bawat isa sa atin na naririto sa ating bahay dalanginan. So welcome po sa bawat isa sa atin. Atin pong welcome sa ating kalagitnaan ang kapatid na Rom Rigos. Pwede po bang tumayo? Yan. Welcome po sa UCCP McGill Memorial Church. Ang atin pong kapatid na yan ay kamag-anak ng ating The Reverend Dr. Rigos, kamag-anak din ng ating mga obispo at ng ating pastor sa Unisan, Pastor Gilbert Suarez. Magaling din po yan sa music. Tama-tama, naghahanap kami. Baka available ka, ay makipag-uusap ka sa akin. Ganun din. At meron pa po ba? Pati ako'y nabubulol. Meron pa po bang bisita? Bagong mukha? Bagong dating? Baka ang inyong katabi ay bagong dating. Yung may itinatas ang kamay. Sino yan? Bagong dating ang iyong papa? Ah, hindi. Kala ko bagong dating eh. Sinong kararating? Ah, kararating lang. So, welcome po sa bawat isa sa atin. Welcome din po natin yung mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. Sa karagdagan pong balita, andyan na po sa inyong bulletin kasama ng liturhiya yung pong hanay ng gawain natin ngayon sa Disyembre sa ating pamaskong handog sa Panginoon sa kanyang birthday na may temang basa. Very good, children. So, yan po ang ating dadaling tema sa loob ng isang buwan. Isang buwan at isang araw. Kasama po yung 30. Ano po? Nandyan po ang ating mga schedule para sa simbang gabi. So, kanina po ay merong ilang pagbabago at kaya ko po hindi pinabasa sa patnugot. Tingnan na lang po ninyo, dahil may ilang diyan pong pagbabago, ay malalaman nyo po ang pinali. O, parang concert. Sa first Sunday, sa linggong darating, yun na po ang talagang schedule para sa ating simbang gabi. Ano po? Yan. Mayroon po 10-24. Sa 24 ay huwag niyo akong iiwan. Sama-sama tayong mananambahan. Ano po? Sa 24 ng gabi. Nandyan na po ang ating schedule. Ganun din po ay yung Bundle of Joy natin na patuloy nating pinapaalaala na ngayon po ay November 30. Ay di, ano naalala ninyo pag November 30? Very good. Hindi sa dahil sa ako'y nakapula, ay Bonifacio Day, isa na yon. Dahil siyempre, Wistang Kabuhayan, we celebrate. Kinakailangan ay namumula tayo ng pagmamahal sa Panginoon. Tama ba, Vice Chairman? Yan, nakapula siya eh. Ano po? Alam ninyo na Pistang Kabuhayan, kaya yun ang mga nakapula. Ano ho? Yan. So, yung Bundle of Joy po natin, ay na doon po ang 1/2 dozen na 3-in-1 pala yun, coffee, at saka 2 kilo ng bigas. Yan. Salamat po sa patuloy na paghahandog. So, andyan po yung ating mga balita at ating po itong baunin sa ating pag-uwi para po sa ating mga informasyon ng ating pong mga gawain at pagdilingkod ng ating simbahan. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na pong balita, ating pong pagmasdan ang unang pagsisindi ng kandila ng pagnatal.
Ang liwanag ng kadakilaan ng Diyos ay suma sa atin. At ang kanyang kadakilaan ay ganap nating mararanasan kung mayroong pagmamahalan at pagsusunuran ang bawat sambahayan ng Diyos. Dahil ang kaniningan ng Panginoon ay atin ang nasindihan at ating napagmasdan, ngayon sa pamamagitan niyan, mga magulang at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Ito ang araw
tunay na ang ating pagkakapatiran ay may kabuluhan dahil sa ating pananampalataya. Hindi maikakailan na ito ang nagpapatibay sa ating mga buhay at patotoo bilang isang sambahayan ng Diyos. Atin ngang sama-samang ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsamba at paglilingkod. Kalwalhatian ng Diyos at kadakilaan ng tao. Ang kadakilaan ng tao sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos ang inaawit dito. Ang tao ang pinakatampok sa lahat ng nilikha ng Diyos. Pinupuri at pinasasalamatan natin ang Diyos dahil dito. Purihin natin ang Diyos ng mga sambahan. Tuloy po tayo makipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin pastoral, panalangin pangkalahatan. Tayo po ay manalangin. Amin pong dinadama sa umagang ito, aming Panginoon, ang iyong banal na presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Na kung saan, o aming Panginoon, dinudulog namin ang aming mga sarili sa aming mga panalangin. Kami po ay paulit-ulit na nagkakasala, o aming Panginoon. Paulit-ulit kaming sinusubok. Lalo tigit ngayon sa pananambahang aming ginagawa, o aming Panginoon. Punong-puno kami ng pagsubok. Pero sa kabila nito, aming Panginoon, kami po ay dapat na maging matibay. Dahilan sa ito ang nararapat sa iyong mga anak na nag-aalay ng kanilang buhay, paglilingkod, ng kanilang sarili para sa pagpupuri sa iyo. Inisin niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan, kasama ng aming lupang katawan, o aming Panginoon, para po sa aming pagdiriwang ng pagsamba at pagpapasalamat sa lahat ng mayroon kami, o aming Panginoon, na aming ibinabalik sa iyo ngayon. Ay mayroon kaming kalinisang taglay
Di man kami karapat dapat, pinipilit namin o aming Panginoon. Dahil mayroong Diyos na sa aming paggugunita ay muling isisilang sa aming kalagitnaan para ipadama ang pagmamahal at pagpapatawad. Maraming maraming salamat o aming Panginoon sa kapahayagan ng iyong pagpapatawad. Patuloy nga po kaming nagpupuri, nagpupugay sa kaibabaw-ibabawan ng iyong pangalan. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Kaya naman kami, dakilang Diyos, ay nag-uumapaw ang pasasalamat. Salamat sa gabing nagdaan dahil nadama namin ang iyong pagpatnubay. Salamat sa umagang ito at kami dinala mo dito sa iyong bahay, dalanginan, upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sapagkat aming inihanda yung pong lahat ng mayroon kami, ani, yung mga tinitinda namin, yung aming paghahanap buhay, ang aming lupang katawan, lahat ng ito ay aming iaalay sa iyo sa umagang ito, aming Panginoon, hanggang mamayang gabi. Salamat po, aming Panginoon, andyan ang iyong mga anak. Kasama ng konsilyo, nabubuklod kami bilang isang simbahan na naniniwala na nandyan ka lamang para kami alalayan sa aming mga gawain at mga paglilingkod na ginagawa. Lalo na ngayon sa panahon na kung saan nagdiriwang kami ng iyong kapanganakan. Patuloy din naming dinadalangin o aming Panginoon ang aming pong paaralan na kung saan dakilang Diyos kita namin sa mga maliliit na mga bata at kabataan ang kanilang mga natututunan ay nagagamit nila hindi lamang sa loob ng paaralan maging sa labas o aming Panginoon. Patuloy silang lumaki na marunong at may takot at pag-ibig sa iyo o aming Panginoon. Andyan ang aming mga guro, aming mga staff, tunay na nagsasama-sama para sa isang magandang kinabukasan ng aming mga mag-aaral. Gayun din o aming Panginoon, patuloy naming dinadalangin niyo aming mga kapatid na hindi namin nakasama at nakapiling sa aming pananambahan. Saan man sila naroroon o aming Panginoon, hawakan niyo po sila. Nasa tahanan man, nanonood sa amin, nakikinig sa amin, nasa ibang bansa, may karamdaman o aming Panginoon, hindi man namin mabanggit, may isa-isa ang kanilang mga pangalan, pero naniniwala kami andyan ka para sila ay pagalingin. Ang kabuuan, dakilang Diyos ng aming simbahan ay patuloy namin ipinagpe-pray. Andyan ang aming mga obispo, ang aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang sumusunod at susunod sa iyo, o aming Panginoon. Tinadalangin namin, dakilang Diyos, ang aming lugar, ang aming bayan, ang aming bansa. Lalo tigit sa aming bayaning si Andres Bonifacio, na alam namin, dakilang Diyos, nagbuwis ng buhay para sa kanyang mga kababayan. Nawa, dakilang Diyos, hindi lamang sa libro o sa internet lamang namin siya
makikilala. Kundi madadala din namin dakilang Diyos ang kanyang buhay, pananampalataya at pananalig o aming Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pagsamba at paglilingkod at ikaw ang siyang maghari. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkakataong ito, mga magulang ko at mga kapatid, tunay na inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo. Nasa ating pong altar ang ilan sa mga bahagi ng ating mga pinagpagalan na kung saan ay ating iahandog ngayon sa Panginoon bilang pasasalamat at bilang pagtatalaga din naman ng mga ito para sa atin. Tandaan po natin ang lahat ng ito ay wala kung wala ang ating pagsisikap at pag-alalay at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay atin silang itatalaga sa Panginoon kasama ng ating mga buhay, kasama ng ating bagong gitara at bagong speaker, na kung saan ay ating magagamit at atin ang nagagamit sa ating pananambahan. Muli po natin pagdaupin ang ating mga palad, ang ating mga kamay, at tayo po ay manalangin ng may pagpapasalamat sa Panginoon at atin po siyang bibisikan ng tubig bilang pagbaba at kapahayagan ng simbolo ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Nakakatuwa po aming Panginoon sapagkat isa sa iyong mga simbahan o iglesia ay natututong magpasalamat. At ito ngayon ang aming ginagawa o aming Panginoon sa pamamagitan ng aming pagtayo, pagdaupalad ng aming mga kamay o aming Panginoon. Ibig sabihin nito, tinatalaga namin sa iyo o aming Panginoon, una sa lahat ay ang aming mga sarili. Salamat Panginoon sapagkat meron kaming kalakasan, mayroon kaming buhay na patuloy mong ipinagkakaloob o aming Panginoon. At dahil dito, sa aming pagpapagal, mayroong pag-ani kaming nakita at nararanasan. Katulad dakilang Diyos ng aming mga bungang kahoy, pananim, mga material na bagay o aming Panginoon na nasa aming altar. Kasama na dito ang aming bagong speaker, ang aming bagong gitara o aming Panginoon na ngayon ay sama-sama naming itinatalaga sa iyo lamang o aming Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, pagyamanin mo pa ito dahil kailangan namin ito. Magpapalakas sa amin para kami magpatuloy sa paggawa at paglilingkod sa iyong sakahan o aming Panginoon. At alam namin, dakilang Diyos, basta't itinalaga sa iyo, ito'y yayabong, ito'y lanago, ito'y uunlad, katulad ng bawat isa sa amin.
Ikatlo, dakilang Diyos, mamaya kami po ay maghahandog. Maghahandog lalo tigit ng aming mga tinatangkilik. Simbolo ng aming pagpapahayag ng pagpapasalamat o aming Panginoon. Ibig sabihin, ang mga salaping aming iahandog maya-maya lamang ay pagmumulan ng patuloy na pagdilingkod ng iyong mga anak sa dakong ito. Muli, dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga anak dito sa UCCP Magil Memorial Church na nagpapasalamat at kami po ay natutong magpasalamat dahil wala kaming dapat gawin kundi tanggapin ang mga biyayang nanggagaling sa iyo at ibabalik namin ito kasama ng aming mga puso, kasama ng aming mga kaisipan. Muli, dakilang Diyos, maraming maraming salamat. Ngayon, o aming Panginoon, sa pamamagitan ng tubig na aming pong iwiwisik sa mga handog naming ito, ikaw ang siyang nagtalaga, pagyamanin niyo po ito. Sa pamamagitan, dakilang Diyos, ng inyong abaglingkod, ipagkaloob niyo po sa mga handog naming ito, kasama ng aming mga buhay, ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, lalo tigit ang kasaganaan, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo dahil kayo inihandog at inialay sa kanya kasama ng aming mga lupang katawan. Ito'y ikinagagalak niya. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa itaas. At palakpakan po natin ang ating mga sarili sa tapat ng ating mga puso. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig at pagwalang hanggan at mananatili. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamamalagi panghabang panahon. Tayo po ay taus-pusong magsipaghanda.
Panginoon, tanggapin niyo nawa ang aming mga handog. Maliit man po ito o malaki, ito po ay iniaalay namin sa iyo upang magamit namin sa pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo. Naway pagpalain niyo po ang mga kamay na nagsipaghandog nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 2 verses 1 to 5. Ito ang pangintain ni Isaiah na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kaniya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kaniya ang magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ni Yahweh. Mabuting balita ayon kay Pablo sa ikalawang Korinto, chapter 8, verse 2. 2 Corinthians, chapter 8, verse 2, na ganito po ang inyong mapapakinggan at masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkain ng bahaging ito ng banal na kasulatan. Thank you.
Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Diyos ng buhay at kasaganaan, Ikaw na lumikha ng lahat ng mga bagay, buong kagalakang ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan sa pananambahang ito. Sa pagdiriwang namin ngayon ng aming Thanksgiving service, tulungan mo kaming magpasalamat ng may katapatan sa mga biyaya mong ipinaagos sa mga kaaniban ng iglesyang ito. At makita nawa namin na ang aming mga pagpapalang ito ay ipinagbabahabahaginan ng bawat isa. Sa pamamagitan nawa ng iyong banal na Espiritu ay magkaroon ng kahulugan para sa aming buhay ang aming gawain ngayon. Upang ang bawat yugto ng aming pagsamba ay maging isang paglilingkod para sa kabubuti ng lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid, ang ating pong choir. Kumusta po? Merry Christmas po. Apat na yung kandila. Ano po? Isang makahulugan at makabuluhang araw po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Sa panahong ito ng ating sama-samang pagninilay, pasasalamat sa Panginoon sapagkat tayong lahat ay pinagpala. Pinagpala ka ba, kapatid? Ay dapat ibahagi natin sa Panginoon dahil tayo ay pinagpapala niya. Damhin natin ang kanyang walang hanggang pakikipisan sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nasa panahon pa rin na kung tawagi paghahari ng Diyos, Kingdom Tide, na nagsimula sa huling linggo ng Agosto at magpapatuloy sa mga susunod na mga linggo patungong Advent. Hanggang sa huling linggo ng Nobyembre. At ito na nga po. November is the stewardship month. Alam nyo po, nung kinakamayan ko ang babati sa inyo noong linggo, isa lang ang sinasabi. Ang sinasabi, dapat nga pala pastor ay maging mabuting katiwala ako. Hindi na po ako sumagot. Ang sabi ko na lamang ay, kayo na po ang mag-interpret sa inyong pagkakasabi. Buwan ng pagiging katiwala. Pinagkatiwalaan tayo ng kanyang nilikha, ng daigdig na masagana. Nariyan ang puno't halaman, hayop, ibon at isda. Sariwang hangin, malinis na tubig, malusog na lupa na ating na sa ating ipinagkatiwala. At ngayon, kasabay ng ating pisdang kabuhayan, nagdiriwang din tayo ng unang linggo ng Adbyento. Pasko na! Ika nga ng temang ating dadalhin sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, Paskong matatag sa mapaghamong panahon. Advent. Pag nadinig natin yan, ibig sabihin niyan ay yung pagdating. Siyempre, sino pang dumating? Ang ating Panginoong Hesukristo. Pagdating sa pamamagitan, una, ng kanyang pagsilang. Pangalawa, ng kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. At ang ikatlo, paghahari niya sa ating mga buhay. Kaya yung P ay nanganak ng tatlong P. Yung pagdating, nariyan na ang pagsilang, pagtubos, at paghahari. Pastor, bakit hindi kayo naka-ube? Ay first Sunday ng Adbyento. Ba, galing, may nagtatanong. Ano po? Tama naman yung tanong.
Hindi po ba? Dahilan sa tayo nga po ay nagdiriwang ng ating pistang kabuhayan. Pero yung ating patnugot at yung ating kandila, sasabihin ko, yung ating kandila, hindi ba? Yan ay simbolo ng paghahari ng Diyos. Sinilang na muli ang ating Panginoong Jesucristo at atin itong samasamang pagninilay-nilayan. Ang mabuting balita, the good news ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid, para sa pagdiriwang natin ng pistang kabuhayan, sa lahat ng pistang kabuhayan na may temang pamilyang makakalikasan, katiwala ng Panginoon sa lahat niyang nilalang, ay tungkol sa bawat isa sa atin na bukas ang palad sa pagbibigay sa napakahabang panahon na. Taas nga mga kamay. Yan. Pag tinaas ang kamay, nakaganyan. Pero hindi tayo no-hold up ng Panginoon. Ang ginagawa, nakasahod ng Panginoon. Ano? Hindi man yan ang eksakto mukha ng Panginoon, yung nasa likod, na kanyang larawan. Diba? Bukas palad niyang ibinibigay ang mga pagpapala na mayroong tayo. Hindi po ba? Wala naman niyang butas na katulad niya. Hindi po ba? Wala naman niyang butas para pag nagbigay tayo ay nalabas. Hindi po. Hindi po ba? Bukas palad sa pagbibigay. Ako po ay June, July, August, September, October, November, December. 6 na buwan, to be exact. Tama ba ang bilang ko? Dito po sa Maguil. Ang halimbawa po dito, kaya ko yung binanggit, ay tayong taga UCCP Maguil Memorial Church, Lucena City. Ang ating kapatiran. Bakit po? Ikaw at ako ay isang pamilyang makakalikasan. Sama-sama tayo nagtatanim para sa ikabubuti ng marami sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maging ng mga paglilingkod nito. San po ba kayo nakakita? Ano po? Sa daming purok Bible study ng Maguil. Sama nyo na yung prison ministry. Sama nyo na yung pagbibisita sa buhay. Ano, dudugtungan ko na sa buhay. Mayroon tayong misyon. Katulad po ng punong niyog. Sino po dito hindi nakakita ng puno ng niyog? Lahat nakakakita ng puno ng niyog, hindi po ba? Kasi ang buko nito ay may inuming masarap na masustansya pa. Nagagawang langis din panlunas sa mga karamdaman. Pwede rin maging mantika. Sangkap natin sa pagluluto. Ang baon nito'y magiging pambunot ng sahig. Uso pa ba yon? Sa amin pong bahay, uso pa ang bunot. At ginagawang uling. Ang dahon ng niyog ay ginagawang pambubong ng ating tahanan o pambalot ng ginagawang suman. Very good. At ang pinakatingting nito ay ginagawang walis upang maging malinis ang ating kapaligiran. Ang katawan nito o pinakapuno nito ay ginagawa nating pandingding ng ating bahay. Ang ubod nito ay ginagawang gulay. Lumpia na kasarap-sarap pag galing kay Tut. Hindi ko na mabanggitin ang pangalan. At ang ugat nito ay
nakatutulong sa panahon ng bagyo o pagbaha. Sinisipsip nito ang tubig. Ganito tayo, mga kapatid, maghandog sa Panginoon na mayroong pagpapasalamat sa Diyos. Tama po ba ako, mga kapatid? Boy, walang naimik. Hello? Tama po ba ako, mga kapatid? Ay, hindi lamang po yan sa salita, maging sa paglilingkod. Ibig sabihin, mula sa ulo hanggang paa, mula sa ugat hanggang dulo ng dahon ng puno ng niyog, ang pagbabasihan, tayo ay nakakapaghandog. Yan ang UCCP McGill Memorial Church. Palakbakan naman natin ating mga sarili. Inyo, anim na buwan pa lang ako, lalo na kung ako'y tatagal-tagal pa ng kaunti. Ano po, nang lalo ko kayong makilala ng husay. Dahil rito, tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. At hindi lamang ang ating sarili ang ating papalakpakan, maging ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang kabanatang ito na ating binasa ay nagpapahayag ng mahalagang pamantayan ng mga pangako sa pagbibigay ng isang Kristiyano. Pagbibigay ng isang Kristiyano. Una, tayo ay pag-aari ng Diyos. Anumang bagay na mayroon tayo, ay patuloy nating pinanghahawakan, pinagyayaman bilang isang pagtitiwala para sa ating Panginoon. Pangalawa, kailangan nating gumawa ng saligang pagpapasya sa ating mga puso na paglingkuran ng Diyos at hindi ang kayamanan. Pangatlo, tayo'y nagbibigay upang tulungan ang mga nangangailangan upang isulong ang kaharian ng Diyos, mag-impok ng mga kayamanan sa langit at upang matutong magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Pang-apat, ang pagbibigay ay kailangang sang-ayon sa ating natatanggap. Panglima, ang pagbibigay ay itinuturing na patunay ng ating pag-ibig at kagalingang gawain ng may pagpapakasakit at kusang loob. Pang-anim, sa pamamagitan ng pagbibigay sa Diyos, hindi lamang kayamanan ang ating iniahasik, kundi maging pamantayan o pananampalataya, panahon at paglilingkod. Sa gayong paraan ay nag-aani ng masigit na pananampalataya at biyaya. Pampito, kung ang Diyos ay masaganang nagtutustos sa bawat isa, iyon ay upang maaari nating dagdagan ang ating mabubuting gawain. At ang ikawalo, ang pagbibigay ay nagdaragdag sa atin ng pagtatalaga sa Diyos at nagbibigay daan upang makakilos ang Diyos sa ating mga kapakanang nauukol sa panalapi. Ang pamilyang makakalikasan, katiwala ng Panginoon sa lahat niyang nilalang, ay maaaring magbigay ng bukas ang palad. Kaunti man o napakarami, mahalagay mula sa puso, ay pinagpapala ng mas inaasahan na tayo'y gagantimpalaan ng Diyos batay sa mga
nabanggit. Alam niyo po, para kay Pablo, ang pagbibigay ay hindi isang kawalan. Ulitin ko po, ang pagbibigay ay hindi isang kawalan, kundi isang anyo ng pag-iimpok na ngayon ay ating inihandog at iyahandog pa lamang. Ito ay nagbubunga ng mga masaganang kapakinabangan para sa mga nagbibigay. Gayon din, hindi siya tuwirang nagsasalita tungkol sa halaga o dami ang ibinibigay, kundi sa kalagayan ng ating mga hangarin o motibo ng ating mga puso. Mga magulang ko at mga kapatid, magbigay tayo bilang pagsunod sa prinsipyo ng pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang lahat sa atin. Ngayon ang panahon upang tayo naman ang magpasalamat sa Kanya. At alam naman natin na susukatin ng Diyos mismo ang ating mga ibinibigay. At bilang ganti ay ibabalik ito sa atin. Siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Ang sabi nga ng isang imno, ang anidalhin kung mabigkis na, sa paglilikbit tayo'y magagsaya. Ang anidalhin kung mabigkis na, sa paglilikbit tayo'y magagsaya. Binigay natin yun sa Panginoon. At alam na ng Diyos, hindi pa natin ibinibigay, na ibibigay natin. Lalo pa kung ito'y ibibigay natin, totoong sa Kanya. At alam natin na hindi agad tayo hihingi ng ganti. Dahil ang gusto ng Panginoon, andyan lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Dahil naging tapat kang anak. Ang sukatan ng pagpapala at kaloob na ating natatanggap ay magiging kasukat ng ating malasakit at tulong na ibinibigay sa iba. Muli, mga magulang ko at mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng mga biyayang patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Dahil dito, sabihin natin, isigaw natin, salamat, Panginoon. Maging sa bawat isa sa atin na patuloy na nagbibigay. Sabi nga sa awit, kaya ngayong Pasko, ang blessing ko'y kayo. Thank you, ang babait ninyo. Thank you. Awitin nga natin. Pasko, ang blessing ko'y kayo. Thank you, ang babait ninyo. Thank you. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. At sabay-sabay po natin sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang na langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaisang, at sa Kanya nakapangyarihan, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay kinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa
kasama ng kanyang kapwa at ng sanglilika, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Tayo po ay dumako sa ikalawang paghahandog. Thank you.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sapagkat sa anak pong pagdiriwang ng aming Thanksgiving service, ikaw ang siyang aming nakita na kung saan kanina pa lamang o aming Panginoon kami naghandog na. Ngayon ay muli kaming naghandog. Hindi lamang ng aming mga sarili, lalo tigit yung pong aming mga pinagpagalan na mga salapi ay aming inihandog sa iyo lamang o aming Panginoon para po sa aming pagpapasalamat. Maliit pa nga po ito, aming Panginoon, sa mga pagpapalang ibinigay mo sa amin. Katulad dakilang Diyos ng ugat ng puno ng niyog, hindi namin mabilang sa dami. Ganun din ang pagpapala na kung saan ay ibinigay ninyo sa amin, hindi namin kayang bilangin. Kaya naman, o aming Panginoon, kahit munti, kahit maliit, ang mahalaga, andun ang aming puso. Andun ang aming pagpapasalamat. I-bless mo ang mga nagandog at mga hindi nakapagandog, o aming Panginoon. At alam po namin, ang buhay nila ay isa ng laang para sa paghahandog. Ganun din, o aming Panginoon, ng aming bundle of joy na patuloy naming iniahandog para naman po sa aming mga magulang sa pananampalataya o mga kapatid, o aming Panginoon, bilang papasko ng iyong simbahan, ng iyong kapatiran, o aming Panginoon, sa kanila. I-bless nyo din po ito. Gayon din, o aming Panginoon, sa patuloy naming pagtatalaga sa iyo, ang ilan sa iyong mga anak ay lumapit sa inyong altar, sa inyong dambana. Tikluptuhod na katayang nananalangin, o aming Panginoon. Sila po ay may mga prayer requests. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sa kalakasan, sa buhay, sa kaarawan, sa anibersaryo ng kasal, sa kagalingan mula sa karamdaman, o aming Panginoon. Ang mahalaga rito, ipinagpapasalamat nila ito sa iyo, o aming Panginoon. Sila'y lumapit, humihiling ng inyong pag-alalay at ang inyong paggabay sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang paglilingkod, o aming Panginoon. Andyan ka para sila po ay gabayan. Gayun din, o aming Panginoon, sila po ay lumapit dahil sila'y may karamdaman o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Mula, dakilang Diyos, sa payak na ritual na aming ginagawa, muli, hawakan niyo po ang aming mga kanang kamay. Patuloy naming idadampi sa aming mga katawang lupa na mayroong karamdaman. Kasama ng aming pananalig at pananampalataya at pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong pagagalingin. Maraming maraming salamat, o aming Panginoon, at hindi ka nagsasawang magpagaling ng aming karamdaman, pisikal at espiritual. Bendito ang aming Panginoon na ngayong mga anak ng matihin sa kanilang pinatatayuan, kinaupuan, ang iba'y naruod at nagigilin sa amin, o aming Panginoon, saan man sila naruod. Akapin niyo sila ng kapangyarihan at patuloy na ikaw ay pinanlin bilang kanilang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Kami po ay lalabas sa iyong bahay, lalabas na ito, aming Panginoon, babauwi namin lahat ng aming daming nakita, o aming Panginoon, at pagtitibayin dato nito ang aming pananampalataya para may bahagi natin sa iba. Nadalo po kami sa aming pag-uwi, sa aming pong family gathering na ginagawa, ganun din o aming Panginoon sa buong hapon at gabi na aming paglilingkod sa bahay. Sa aming buong pansamanta ng pag-iwan, muna yung aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuhang pananampahan. Ang gabi po ng bawat isa sa amin ay mayamang pagpapala, biyaya at maibig bendisyon na sasambitin ang inyong abang lingkod. Unang-una na sa inyong mga anak, natikluptuhod,
nakatayong nananalangin, O aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupding lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.